Oo. Masyadong ano, masaya. Kaya masaya na rin siya. Oh, masaya talaga siya kasi lagi akong masaya. Pero nang gabi talaga nang hinahag niya ako, hindi talaga ako feeling good. Ganun, ganun ako nung pag, hindi, pag may nararamdaman ako sa katawan ko, hindi talaga ako kahit ano-ano. Ganun nga si Rod eh. Si Rod, ano, malambing yan. Nimamasahin niya ako. Sabi, anong gagawin ko sa'yo? Sabi ko, wag mo akong hawakan. Ganun ako na, no, oh. Si mother nagpapansin. Pero sabi ko sa kanya, na-appreciate ko naman ng last day ko doon sa ano, ng last day ko doon sa room ko, pumunta siya doon, hinag ko siya, ganun. Oo, kasi iba naman yung pagkahag ko sa kanya eh. Talagang, ano yun, first time ko siyang mahahawakan ba. Tapos, excited talaga siya, na para siyang ano na, alay, hindi ko talaga pa kayang mag-ganyan ba. Kasi ako hindi talaga ako plastic na tao. Sabi ko, yung husband ko nga nang bago lang nag-I love you agad yan sa akin. Pero hindi talaga, sabi nga niya, ba't hindi ka nag-I love you? Kasi hindi ko pa siya feel sabihin. Huwag mo akong pilitin na pag-ihahag mo ako tapos hindi ako mag-ahag. Huwag kang magagalit kasi hindi ko pa feel na ganun. Hindi ako plastic na parang ganun ba? Sabi ko, kasi nagtitupi siya, tapos umano siya, gumano siya. Hindi ako kasi, hindi ko siya inimik. Sabi ko, nang umaga, sabi ko, alam mo, na-appreciate ko yung mga ginagawa mo, yung inano mo yung damit ko, yung ganon. Sabi ko, gawin mo lang yun. Kasi, kung doon ka masaya na ipakita mo sa akin, na-appreciate ko yun. Alam mo ba na, naalala ko yung anak ko si Precious. Ganon si Precious eh. Hindi siya agad-agad mag-ano. Ano siya? Si Gab. Oo, si Gab yung ano. Si Gab yung malambing. Sensitive. Si Joshua naman. Sa daddy niya at ako, both yan. At saka si Joshua, masayahin siya. Ayaw niya nakikita ko. Wala nga akong teeth. Sabi niya, alam, you know what, mommy? Don't worry, your teeth is coming. At even though you don't have teeth, you're still beautiful. Sabi niya, oo, ganun sila. Kaya ako yung in-encourage nila, sabi ni Geb, mami, it's okay 5 days only. You will see your mom. Alam mo ba yan si Joshua? Mature sila mag-isip. Tinuturuan ko na, si Joshua magiging presidente yan ng Amerika. Aba, naniniwala yan. Ikaw, Gabe, si Gabe, yung gusto niya maging ano siya, maging Air Force, maging Navy, yun ang gusto niya. Si Precious naman, gusto niyang maging, yung parang ano siya, investigator. Yun ang gusto niya, yun magaling dun si Precious. Oo, kaya, si Rod kasi yung tatay nila, matalino yan sa math. Kaya, accounting yan. Kaya, lahat na resibo ko, pinapakita ko yan sa kanya. Wala akong tinatago. Kaya, pagkatapos niya, ikakalculate ko yan kasi ganun yun. Ganun kami. Halimbawa, nagpadala ako kay mama, sinusulat ko yan. Para kung sa isang taon na ito yung na-income ko at ilan yung na... Ganun siya at ganun rin ako. Oo. O, halimbawa, binigyan niya ako ng $300. Minsan, pag na-stress ako, punta ako sa store. Bibiling ko ng ganito. Sabi ng husband ko, hindi na, honey, give that to me. Ganon. Pero ililista ko pa rin siya. Lahat na nag-grocery kami. May resibo yan. Meron kami mga boxes na para sa resibo lahat yon. Tapos iku-compute namin yan lahat. Oo, ganon yan. Para alam namin, kaya pag nagbibigay ako ng pera, sabi niya, para kanino? Like sa mother ko, ganon, ibibili niya ng gamot. Para, kasi, magkano yun, imka ba? Ako, hindi naman ako magastos, simple lang ako. Ito, hindi ko lang alam, binili niya to sa akin, gift niya to sa, ano, hindi, never akong nangingi sa kanya. Kaya, sabi ko, han, binilang ko ng gamot si mother, ginrocery ko siya. Tapos, mamaya sasabihin ko, ginrocery ko yung si May. Kasi, no problem sa kanya. Oo, sasabihin ko lang yun, sabi niya, very good, han. Basta alam naman niya kasi alam ko naman yung, ano, ganun. Kaya sasabihin ko lang yun, totoo talaga. Kasi,
hindi naman ako, ano, para alam niyo yung totoo, diba? Hindi kayo nag-expect na too much. At saka, to the fact ngayon lang kayo nagkita-kita, diba? Para sa akin ay, sobrang saya na tong moment na to, diba? Share mo yung blessing mo hanggang sa amin nakarating ka na. O, diba? Malay natin, parang umpisa lang yan, diba? Tapos kasi, pag once yung opportunity na na-open, parang tuloy-tuloy yan eh. Ako, ganun sa akin. Ganito yan. I-share ko sa inyo sa akin. Wala akong parents, walang nagsusuporta sa akin. Napaaral ko sa sarili ko. Never akong nangutang. Promise. Never akong nangutang sa tuition. Yung magpo-promissory note. Never ako. Lagi akong may... Sabi ko, first sem ngayon, mayroon akong pang-exam. Second sem, third sem. Prelim namin. Mayroon akong naka-ano yan. Para doon lang yung pagkain ko. May mga kaibigan ako, doon ako kumakain. Pag pinapa-take out nila ako, nagti-take out ako. Mayroon akong locker, punong-puno yung mga grocery, yung mga noodles, ganon, mga sardines. Puno yan. Saan galing yan? Di ako nangungutang ng sobra. Never akong nangutang, promise. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Never. Pag wala akong pang tuition, punta ako sa teacher ko, magsabi ko, magpa-plancha ako, mag-ano ako, kung anong gusto nyong ipagawa sa akin, basta yung malinis at matinong trabaho, wag lang yung dirty job. Kasi nag-aaral ako, gusto kong, ano, yung pinag-aaralan ko, teacher, sabi ko sa mga ano ko, ganun yon. Kunyari, nagpe-pretend ako magaling magluto, kagaya kay mami, pero hindi naman ako marunong magluto. Kunyari, nagpe-pretend ako marunong ako mag-manicure, hindi naman ako marunong, hindi ko napag-aaralan ko na lang yan. O, diba, nakaka-save, ito pang tuition ko, boarding house ko, hindi ako nagbabayad ng boarding house. Ako yung taga-linis ng boarding house. Para free na lang? Oo, para free na lang, pagkain ko. Sa mga kaibigan, mga ka-boardmate ko, minsan tamad sila ako magluluto ng pagkain nila. Edi, libre na rin ako, diba? Ganun lang yun. Oh. Sabi ko sa kanila, huwag niyo akong pagsamantalan, don't take opportunity sa akin kasi nag-aaral ako. Kung masira yung pag-aral ko, saan ako pupulutin sa kangkungan? O, diba? Ako. Oo, grabe yun. Alam, may hirin ako pa, asama siya na. Sobrang hirap mo. Ay, yung mga, yung doon, sabi nila, itong babae na to, asawa niya, Amerikano. Kasi nang tumira kami sa Makati, marami akong turkey, chicken, duck. Ang ginagawa ko, kasi ayaw ako patrabaho yun ni Rod, ang ginagawa ko, nag-alaga ako ng mga hayop, dumami ng dumami, kinukulekta, pinagbalatan ng mga ano, ng cabbage. Saan siya nag-aalaga? Dito kami sa may ano, sa may Pembo. Sa Pembo kami nag-aalaga ka ng ganun. Oo, maliit lang 'yun. Ginawan ko sila na parang condo, yung parang alam niyo yung saging, yung creek. Alam niyo yung creek na ilagay ng saging, yung mga nagaganon. Pinatong-patong ko 'yan. Ganun sila sa loob. Oo, tapos pag nanganganak yung turkey ko, mag-iingay na 'yan. Hipuin ko yung kanyang pet, mga mag-iitlog na 'yan, ilalagay ko sila doon. Tapos na siya mag-itlog, mag-aano siya ng sound na, tapos na siya, inaintindihan ko siya, ilalabas ko na siya. Ganun niya, di ka maniwala, kahit tanungin mo si Rodi. Oo. Kasi nandun ka nga lang. Oo, ang dami akong nagagawa, tapos tuwing umaga, gigising ako ng madaling araw, kukuliktahin ko yung mga cabbage, yung sa palengke, yung pinagbabalatan. Oh, kinukulikta ko yan, tapos ginalilalagay ko. Dito na ako sa Manila, nakapag-asawan. Oo, hindi sila makapaniwala. Ay, hindi ka nakilala ko lang kayo, ng dami akong, saka kung nakilala ko lang si mama noon na, siguro, alam mo na, ang laki siguro nakapag, ay, grabe, hindi mo. Ko sa'yo, ang sipag mo. Alam mo, Jake, gusto ko sa mga bata masipag. Alam mo kung... Jake, pwede ka pa naman mag-aral eh. Paaralin kita, Jake.